marami to drawing ako mga kasosyo. Buburahin ko na po ito ha. Sana ba yung clear, no? Clear all drawings. Okay, ito. So, halimbawa, di ba apat na asset class yun? Kasi ganito. Sabihin na natin year 1975. Bawa lang ha, 1975. Ay, hindi. Ano bang taon ngayon? 2021. Ano? Sabi na natin nung 1921. 1921 yung date. Tapos, ang panahon natin ngayon, anong taon na? 2021 na. Okay. So, mula nung 1921, 100 years, no? 100 years. Okay. Tapos, meron tayong apat na asset class, sinasabi natin kanina. Like, yung real business, sabi natin na pula yun. Real business. Maaring nung 1920 paboom ang business. Ay, ito business no, paboom. Tapos nag World War 2. So medyo bagsak ang negosyo. Ay, ba't ganoon? Ito. Oh, tapos bagsak ang negosyo kasi nag World War 2. Tapos boom ulit ang business kasi gumanda ang ekonomiya, ganyan ganyan, ang dami nagpautang, ganyan ganyan. Tapos okay naman, ganyan. Tapos nag-pandemic. Oh, like nag-pandemic saglit, pumangit ang negosyo, tapos boom yung business kasi pumalo yung business. Okay. Ngayon, may isang asset class. Ba ito naman, real estate business. Ay, wag naman kulay blue. Gawin natin kulay green. Color green. Okay, real estate naman ang pag-usapan natin. Real estate. No 1921, sabi na natin, may baba ang presyo ng real estate. Pangit talaga bumili kasi nag-recession. No 1939 ba yung nag-recession sa Amerika? Pati ganyan. Baba. Tapos noon, tumaas ulit ang presyo ng real estate. Okay. Tapos, natatandaan nyo ba yung 2008 real estate crisis sa Amerika? Noong 2008, bagsak ang presyo ng real estate. Magsak. Ganyan. Tapos nag-pandemic, tuloy-tuloy pa rin ang bagsak. Okay. Kung titignan nyo, may isa pang asset class. Yung sinasabi nating paper asset. Pink naman. Paper asset. Okay, so 1920, ganda. Tapos nag-depression. So bagsak ulit yung paper asset. Nalugi yung mga stock, nag-invest sa stock market, naging zero yung value nila. Zero talaga, lugi. O, tapos tumaas ulit. Tapos nag-dotcom bubble. Di ba? Dami nag-invest sa Bitcoin, ay sa mga dotcom companies. Yung mga 1998. Tapos, nag-bubble, nalugi lahat na nag-invest sa ganyan, ano? Hindi pala dapat yan. O yan. Tapos, bumagsak ang stock, tapos, pumatok yung Bitcoin noong nakaraan. Tandaan nyo, recently, tandaan nyo yung Bitcoin, tumaas yung presyo, pumalo, tapos bumagsak ulit, lugi ulit yung Bitcoin. O, diwagsak naman, ganyan. Okay, tapos, meron pang isa, yung commodity. Bawa commodity. Okay. So, gold, noong nag-depression, ang taas ng presyo ng gold kasi nawala ng halaga ang pera ng mga tao. Tapos unti-unting bumaba, nag-neutralize, ganyan-ganyan, o kung ano man nangyari. Nag-pandemic, tumaas ang presyo ng gold kasi natakot ang mga tao. Tapos ayun, normalize ulit, ganyan-ganyan. Okay. Kaya ako drinowing yan mga kasosyo kasi kung mapapansin nyo, ang isang asset class ay okay sa isang panahon pero hindi okay sa isang panahon. Halimbawa ngayong real estate. Ngayong punto na to, dito sa punto natin ngayon, dito sa araw na to, bagsak ang presyo ng real estate. Kumbaga mababa ang value niya. Pero mataas na value ngayon, tumataas yung paper asset. Tumataas yung paper asset kasi ang daming natututong mag-trade, ang daming nahihumaling sa Bitcoin, natututong mag-forex, tumataas ang paper asset. Ang business, sumasabog din, pumuputok, ganyan. Pero bagsak ang real estate. Pero pag natapos na ang pandemic, tataas naman ang halaga ng real estate. Ang punto, year by year, no? Year by year kung saan sitwasyon man 'yan. May asset class na okay ang real estate ngayon. May panahon na pangit ang real estate ngayon. Pangit ang real estate ngayon, huwag kang bibili, mataas ang presyo. O kung may matapos. Ang stock market ngayon, okay ngayon bibili, mataas ang presyo. Kasi may sinatawag na buy low, sell high. Ito yung pinagyayabang ng mga stock marketers, no? Sell high. Okay? Ngayon sa real estate, mababa ang halaga ng real estate ngayon. Mura. So buy low. Bili ka ngayon ng real estate. Kasi after pandemic, tataas ang presyo ng real estate. Bebenta ka na. Sell high. Kasi mahal na eh. Pag naman mahal ang presyo ng real estate, huwag kang bibili ng real estate sa panahon na yun. Kasi ang mahal nga ng real estate ng panahon na yun, ba't ka bibili? So may tamang timing kung kailan ka mag-i-invest sa isang asset class. Ba't ka bibili ng gold ngayon? Wala naman naghahanap ng gold. Halimbawa, tumataas ang inflation natin, sobrang taas. Bumili ka ng gold. Bakit? Kasi sasabog na yung pera na yan, magiging wala na ng value yan. Pero yung gold mo, steady pa rin ng value. So bibili ka ng commodity. Ngayon kaya dapat bumili. Ngayon, magka bumili ng gold. Walang kwenta. Pero na lang mag-iipong ka ng gold o kung trip mo lang talaga. Ang in-explain ko mga kasosyo, may panahon na, bawa nasa real estate business ka, kahit anong galing mo, wala talaga magagawa. Kasi ang tao, hindi magbabayad ng more than 10,000 sa renta. Dahil bagsak nga, ba't magbabayad ng 10,000 renta yan? Eh, ang daming available na ibang
ibang bakante, natatanggap ng 10,000 a month. Kaya hindi ka makakasingil ng 15,000 dyan. Kasi may available na iba eh. Wala kang magagawa. Eh kung lahat ng tao nagre-renta ng space ulit sa mall, sa labas, o makakasingil ka na ng mahal. Bakit? Eh kasi nagkakaubusan na ng space eh. Law of supply and demand. Ibig sabihin ko lang mga kasosyo, hindi porkit pangit ang real estate ngayon, eh pangit naman talaga. At saka, kung pangit ngayon ang real estate, ngayon yung panahon para mamili ka ng lupa. Kung pangit, kung mataas ang presyo ng stock market ngayon, huwag kang bibili ng stocks. Hintayin mong sumabog yung stock market. Tulad, kailan yung tamang pagbili ng stock market? Nung nag-pandemic, nung pumutok yung nag-lockdown, yung the moment na nag-lockdown, yun yung time na bumili ka ng stock dapat sa market. Yung ang presyo ng Jollibee naging ano, bumagsak ng more than 50%, yun yung time na bumili ka. Sasabihin ng iba, ang pangit ng stock market ngayon, baba ng presyo. Magkano? 125. Galing ng? 200 plus. 271 ata. O, Jollibee. 271 pesos. Noong nag-pandemic, naging? 125 pesos. Okay. 97 pa okay. Yun. So, sabi? 97 pa. Nag-97 pa ba? 97? O, ba, grabe. Nag-97. Bumagsak noon. Bumagsak ng 300%. Okay, ibig sabihin, sasabihin ng iba, ito nakakalito ha, wag ka, pangit ng stock market ngayon. Ang baba ng presyo. Pangit kung bumili ka ng stocks ng Jollibee bago mag-pandemic. Pero dahil sa baba ng presyo ng Jollibee, kahit sabi mo ang baba ng presyo niya, ngayon ang tamang panahon para bumili ng stock ng Jollibee. Kasi ang baba ay 125. And then after a year, magkano na stocks ng Jollibee ngayon? 200? Ano na? 202. 202. Okay? Opo. Okay, ibig sabihin, kung bumili ka ng 107, ng isang stocks ng Jollibee, 125, yung presyo ng yung pera mo ngayon, 202 pesos na. Isa lang binili mo ha. Eh kung binili mo 100,000 shares, magkano nang tinubo ng pera mo? Kasi nung sinasabi nilang pangit ang stock market nung panahon na yun, yun yung time na dapat bumili. Kasi buy low, sell high. Pag sinabi nila maganda real estate ngayon, huwag ka nang pumunta sa real estate, may nanalo na. Pumunta ka sa real estate pag sinasabi na ang pangit ng real estate ngayon, kang bibili pangit. Hindi. Ngayon yung time na bumili ka ng lupa sa real estate. Ngayon yun. Ngayong araw na to, ngayon, na ang pangit ng bentahan sa ng business ng real estate kasi wala nagre-renta. Wala nagbabayad ng mahal na rin. Ngayon yun. Sabi, ang gulo, di ba? Kaso, Shirley, kaso hindi ganong maganda ngayon. Oo, totoo, hindi maganda ang real estate. Pero dahil hindi maganda ang real estate ngayon, ngayon yung tamang panahon para bumili ng lupa. Anong hindi mo bibilin ngayon? Tingin ko yung ano eh, like, sabihin natin yung paper asset na bawa, yung Bitcoin, no, yung nakaraan. Hype na hype yung Bitcoin. Bili Bitcoin. Okay, Ethereum. Bili. Ang ganda ng Bitcoin. Pag narinig yung mga salitang, ayos ngayon Bitcoin, patas na patas. Ayos ngayon. Ngayon ka huwag bumili. Kasi na-hype na yung mga tao na babaliw na. Biglang babagsak yan. Pagbagsak yan, doon ka biglang bumili. Pero nasa ang asset yung pinag-usapan natin na yun? Nasa paper asset yung usapan na yun. Ang lagi natin pinag-uusapan, mulat mula pa at lagi-lagi etong real business. Ito lang ang lagi natin pinaglalaban. Pero pag may nagtatanong ng real estate business katulad niyan, may nagtatanong sa stocks o tatanong sa commodities, sa palay, sa pagtatanim, ina-explain natin pinagkaiba-iba kasi magkakaduktong talaga 'yan. Halimbawa ngayon bagsak ang negosyo. Kailan bumagsak yung negosyo? Nung nagpumutok yung pandemic, talagang bagsak ang business. Bagsak, 'di ba? Walang currency na umiikot sa Pilipinas eh. Lahat ng tao nag-save, lahat ng tao ayaw gumasta. Kailan ulit sumigla ang ekonomiya? Noon natuto yung tao magbenta online ng pagkain. Doon talaga, naging entrepreneur yung mga tao, doon sumigla yung ekonomiya ng Pilipinas. Hindi naman dapat sa ayuda eh. Ay, di, salamat rin sa ayuda kasi may pambili yung mga tao ng mga tinda ng mga entrepreneur. May pinambili. Umikot ang daloy ng pera. Lahat masaya. Ay, luto ako ng cake, may bumibili. Kahit di masarap. Luto ako ng baked sushi, may bumibili kahit di masarap. Umikot yung pera, masaya lahat. Ang saya, umikot yung pera. Pero kung tutusin, walang pera sa ekonomiya. Wala. Pero umikot. Ang saya. Eh kung nag-save lahat ng tao, uy, tayong gumastos, nakatakot, wala. Kahit napakaganda ng produkto mo, kahit ang sarap ng pagkain mo, walang bibili. Bakit? Kasi ayaw gumasta ng tao. Bakit? Kasi bagsak ang business. Ang totoong bagsak, yung buying interest ng mga tao. Walang bumibili ngayon sa negosyo, wala, bagsak. Yung mga tao, ayaw gumasta, bagsak ang ano ngayon. Sa loob ng isang taon, kailan ang bagsak ang business? Sa isang taon lang ha, hindi isang century ha. Pinag-usapan natin ito, 1921 to 2021. Sa loob lang ng isang taon, kailan gumagasta ang mga tao? Pasko. Pag Pasko, talagang piyesta sa business yan. Up ang business. Pasko yan eh. Talagang gastusan. Pasukan. Saka June, gastusan ng pera yan. Pero pagdating mga... Mahina pag February, sir. Yan, February, tulog ang pera. August, yan. Ghost month nga daw, August. Tulog ang pera. So bagsak ang business na yun. Pero actually, sa ano lang yan, sir, pagka alam mong walang ganyan, kung positive ka pa rin, nasa tao pa rin, sir.
Nasa tao pa rin kung positive ka talagang tao kahit na parang bagsak yung ano ng month, nasa sayo pa rin, sa galaw pa rin ng tao. Oh, tama. Pero the same, tama si Kasosyo diba? Shirley na nasa individual 'yan. Pero pinag-uusapan natin dito, may collective general. May collective na nangyayari sa panahon na 'to. So bilang matalinong entrepreneur, halimbawa ngayon, halimbawa lang ngayon ha, sa asset mo, sa personal mong asset sa negosyo, asset equals liability plus equity. Yung asset mo, may 100 million ka dyan. Ay hindi, sabi natin may 1 billion ka dyan. 1 billion. No? Ngayon yung panahon para ibili mo ng lupa ngayon yan. Kasi maghintay ka lang ng 5 years, abalintik ang nagbago sa presyo ng lupa mo. Kasi ang mumura ng mga building ngayon, ang mumura ng mga apartment, lalo na bumili ka sa, hindi naman sa ano, no? Pero masama naman yun. Yung talagang gipit, tapos talagang kailangan i-presyo, event, i-push yung lupa, ibenta, bilin mo, pero wag naman yung parang hinasler mo na problemado na kayong tao, binili mo pa ng sobra-sobrang low, below market price ng lupa niya. Masama naman yun. Bilin mo ng tama, di ba? Kung magkano yung presyo ng lupa niya ngayon, bilin mo. O nakatulong ka na, nakalupa ka pa, after 5 years, ganda na ng presyo ng lupa mo, o after 10 years. Kasi worst na worst yung sitwasyon ng real estate ngayon. Sobrang worst. Tignan nyo na lang SM. Walang nagre-renta, walang tao. Di ba? Walang foot traffic sa mall. Pero bakit buhay pa rin yung SM? Anong sagot? Malaki ang pondo kasi nila. Ah, hindi lang sa malaking pondo. Opo, mayroon na sila talaga naka-save na mga in case of emergency, yun yung sabi nila, in case of emergency. Meron okay. Po silang panggalaw. Okay. Dalawang sagot ha. Yung mga malalaking negosyante talaga. Oh, dalawang sagot kung ba't buhay pa rin ang SM. 1-2 answer. Ano yung una? Una, kasi nakapag-diversify na sila. Ayan ang tunay na diversification. Maapektuhan man yung isang asset class ng business mo, gumagana naman yung ibang asset class mo. Yan ang tunay na diversification. Hindi yung nasa paper asset ka, stock market ka. Diversify ka, taya ka. Invest ka sa San Miguel, invest ka sa Meralco, invest ka sa ganito. Hindi ka nag-diversify. Nasa isang asset class ka pa din. Pag bumagsak ang paper asset sa panahon na yun, bagsak lahat yan. Kahit anong gawin. Kahit magaling yung San Miguel, bagsak pa rin yan. Katulad ng Jollibee, kahit magaling yung Jollibee, bagsak pa rin ang presyo niyan. Sabay-sabay bumabagsak yan, sabay-sabay tumataas. Ang tunay na diversification, pag malaki ka na talaga, usapang level 3 ha, meron kang retail business. Anong retail business ngayon ng SM? Yung mga produkto sa Save More, yung mga ano doon, bonus-bonus. Yun ang tunay na business ng SM. I mean GDP. I mean sa real business na usapan ha. Pero sa real estate business ng SM, yan yung meron silang SMDC, may paupahan sila, may leasing sila, no, real estate business. Bagsak kayo yun. Pero ba't buhay pa rin sila? Una kasi nag-diversify talaga sila. Hindi natin alam baka nag-invest sila sa kumikitang negosyo ngayon. Like, hindi natin alam baka may investment sila sa Grab, may investment sila sa ganito. Nag-diversify sila sa ibang asset, sa paper asset. Baka mamaya may patin sila, nag-invest sila ganun. Pero yun yung una ha, diversify talaga sila. Diversify. Mayroon pa pangalawa. Ito kakahaka lang ha. May tinatawag talagang insurance sa malalaking negosyo. Let me explain. Maari, hindi ko rin alam. Maari yung SM o malalaking kumpanya, may insurance siya. Parang kayo, bawa, kumuha kayo insurance. Pag naputulan kayo ng kamay, babayaran kayo ng insurance company na monthly kasi nga, insured kayo. Ngayon yung SM, baka may insurance din yan. Pag nalugi sila, bumilaw sila ng ganitong profit, may binabayaran sila buwan-buwan na ganitong amount, malaki, pero pag nadehado yung negosyo nila, babayaran naman sila doon. Ang alam natin sa stock market, laging buy low, sell high, may kabaliktaran yan. Yung tinatawag na options. Ito yung nag-iinvest ka pag nalugi. Alam mo yung kikita ka pag nalugi yung isang tao, kabaliktaran. Kala natin yung stock market, kikita ka lang pag tumaas yung presyo, may kabaliktaran po yan. Pwede kang kumita pag nalugi yung isang stocks. Tumataya kang malulugi. Ang alam lang ng tinuturo lang ng mga business guru sa internet, no? Yung mag-invest sa stock market na tumataas yung presyo. Ang tunay na laro sa stock market, yung mag-invest ka pag bumaba ang presyo. Bakit? Lugi na nga eh. Yun ang pagkakitaan mo. Kasi kung nalugi kang man, kumita ka pa din. Tingin ko may ganun yung mga malalaking kumpanya. Tama, may iba matatag pa din. At saka isa pa, ngayon maganda mangutang. Tignan nyo ha. Sabi niya, paper asset ang utang eh. Bagsak ang ekonomiya. Balitaan nyo ba na bumaba ang interest ng utang daw? Sabi pa nga, 0% interest eh. Bumaba daw yung utang sa interest sa mga bangko. Kung narinig nyo yun, hindi yun para sa atin. Para yun sa malalaking negosyong malaking malaki. Hindi para sa'yo, hindi para sa akin. Sa atin, hindi natin ramdam yun na bumaba yung interest rate, bumaba yung madali daw mangutang ngayon sa bangko. Hindi sa atin yung balita na yun. Balita yun para sa SM, balita yun para sa Jollibee, para sa Meralco, para sa GMA, para sa kanila. Kasi pag nangutang sila ng 10 billion, ang lit ng interest. Eh ikaw, mangutang ka ng pambili mong cellphone, ang laki-laki pa rin ng interest. Samantalang pandemic. Kasi nga, hindi para sa iyo yung sinasabing mababa yung interest. Para sa malalaking negosyo. Kaya sila, buhay pa rin kasi
pag nangutang sila sa panahon na to, ang baba ng interest. Kaya ang daming, tanyo, parang dami pa rin nag-expand na negosyo. Bakit? Kasi mura utang ngayon eh. Utang tayo ngayon ng mura eh. Ngayon, utang tayo, pang-expand natin. Kasi naghahanda tayo na babalik na ekonomiya. Pagtapos ng pandemic, eh di mas high-high sila. Kaya lagi kong sinasabi, is either go big o go bust. Ibig sabihin, sagad muna. Pag hindi tayo nakarating ng level 3, hindi tayo makakabenepisyo sa benepisyo na tatamasa ng mga malalaki. Kaya pangarapin natin maging malaki, hindi yung sapat lang. Hindi yung isang branch, tatong branch, hindi. Sagad natin kasosyo, hanggang level 3. Yes, kasosyong... Kasosyong RB. Isingit ko lang doon. Yes, kasosyong May. Kasosyong May. Isingit ko lang doon sa sinabi mo yung may insurance yung mga negosyo. Actually, meron yan yung... Kung gusto mo magtayo ng mga paupahan, meron din silang insurance na ganyan. Pag nasunog or something na nangyari doon sa bahay mo, ang insurance ang magbabayad sa'yo ng lahat ng nawala doon sa mga ano mo. Kaya totoo yan, may insurance talaga. Kailangan lang talaga alamin natin at tatanungin natin sa mga insurance company kung ano yung mga insurance na pwede nilang i-offer o yung gusto natin makuha o mangyari dun sa business natin. So tama yan, may insurance nga yung mga yun. Di ba? Kaya buhay pa rin sila. Kasi sa bahay meron eh. Oo. Meron po talaga kasosyo. Oo, meron po talaga mga insurance. Kaya pagka namatay, ang nakabili, meron ka fully paid as long as updated. Hindi, iba pa po yun. Parang yung mismong bahay mismo yung naka-insured. Yes, oo. Naka-insured nga. Yes. So yun din yung huwag nating kakaligtaan, na pag gusto natin magtayo ng paupahan or real estate na commercial or apartment man, tayo anahan natin, insured natin para sure, para wala tayong talo. Yes, mas maganda talagang dapat yun. Fire insurance and ano, MRI, yan ang pinaka. Okay. Tapos share ko lang. Yes, kasosyong Cheryl po. Yes, di ba tinatanong nyo kung bakit po yung mga big businessmen, paano sila kumikita sa real estate po? Share ko lang po, sir. Ang mga, ano po kasi, ang malalaking companies like mga, talagang mga developers or yung mga katulad ng mga SNDC, or mga ano, Henry C, or basta nag-i-invest po sa real estate, ang ginagawa po nila, sir, is nagla-land banking. Okay, ano po ba yung land banking? Bumibili sila ng mga ekta-ektaryang mga lupa. Kasi hodang kahit saang lugar po yan. Tapos, siyempre nabibili po nila ng murang-mura. And later on, saka po nila yan i-develop. Once naging maganda ng location, like katulad po ang Cavitex. Kung familiar po ba kayo sa Cavitex, ang Cavitex po ng araw, wala pa po yan. So, ang layo na binabaybay ng mga tao para makapunta sa ibang lugar ng Cavite. Okay? Ang dami na po nag-land banking dyan, wala pa po ang Cavitex. Ang mga developers nag-land banking na po dyan. So, bago pa po nagawa dyan, kaya nung nagawa na yung Cavitex, shoot up po ang mga po dyan, real estate. Ganun po yun. Alam po nila kung paano yung mag-invest. Kaya wala pong taon kung dapat kailan mag-invest. Kasi yung i-invest nila po ngayon, si kahit malayo po yan ngayon or hindi pa develop, later on po kasi, madedevelop ang lugar. So, palayo po ng palayo ang location na nabibili. Kaya po kahit nawala silang hindi nila iniinda ako kung malayo o malapit ang pinapurchase nila po mga properties. Importante, nakikita nila in the near future, in ilang dekada, kung ano magiging development later on. Lalo na yung si Villar, sir. Nako, napakagaling po niyan. Kung pamilya kayo sa Danghari, hindi pa gawaan ba Danghari, binibenta na po na yung mga properties diyan. Opo. Pero mga kasosyo, eto katotohanan so, diyan ha. Malaki pong deal talaga ang mga sa real estate po. Napakagandang ano. Hindi po ini-imagine yan. Yes. Hindi po yan ini-imagine. Dito, tataasan lupa dito. Mga kasosyo, may bulong yan. Mm-hmm. Yan ang sinasabi kong usapin sa level 3. Yes, hindi ka pwede mag-invest ng dito, tataas lupa dito. Hindi. Kahit matagal pa yan, basta siguradong magde-develop yan, yun ang mahalaga. Saan mo malalaman na sure na madedevelop yan daang hari? Alam mo na yun, may bulong yan. Ibig sabihin, kung paano nagkabulungan, hindi natin alam. O kung hindi man nagkabulungan, alam nila na kaya nilang trabahuin na pa-improvein yung daang hari. Di ba na-issue pa nga yan kay Villar, tali-taliwas yung daan pero naidaan dun yung daan sa daang hari? Pero hindi natin alam, hindi natin sinasabing tama o mali. Pero ganun talaga. Ibig sabihin, una nang bumili si Villar pero trinabaho niya na dun dumaan yung lupa ng, at daan ng gobyerno o kung ano man. Kasi sa usapin yun, hindi natin malalaman kung saan. Kung saan na yun, basta sa level 3 yun. Kaya inaalok ko kayo na mangarap ng sobrang laki
para makapasok tayo ng sabay-sabay sa level 3 kasi doon nagkakaroon ng desisyonan na malalaking pagbabago sa Pilipinas. Hindi yun, pag nangyari na, doon na lang natin nakikita. Hindi yan yung magaling kang entrepreneur, imaginein mo dito ano yun. Hindi. May sama, may grupo yan na kayo-kayo magkakakwentuhan kung ano mangyayari 10 years from now, 20 years from now. At yun ang gagawin nyo. At paghahandaan nyo yun kasi kayo yung grupo. At yun yung usapin sa level 3. Kaya inaalok ko kayo na pumasok tayo lahat sa level 3. Kasi kung ako lang din mag-isa dyan, lalamunin lang din ako ng mga nakasistema na dyan. Eh kung madami tayo, gaya na sinabi ko, mauayos ang ating mga puso, mas ma-i-align natin ang mga desisyon na yan sa ikakabuti ng mas nakakarami at mas mga nararapat na tamaan ng benepisyo na yun, kung ano man yun. Malinaw mga kasosyo? Lahat siya mga kasosyo, negosyo talaga pagsisimula niyan. Layo naman masyado, mga billion-billion na. Start on what you have, no? Magsimula lang kayo sa napakalit na negosyo. Sinasabi ko sa inyo mga kasosyo, pag-igihan niyo sa napakalit yung negosyo, focus kayo diyan, maabot natin yung usapin sa level 3. No, hindi yan tsamba na bumili ako ng lupa dito, chinambahan mo, na biglang tumaas yung lupa doon. Hindi yan tinachambahan. Alam na nila na may mangyayari doon. Alam na nila. 20 years from now, 30 years from now, alam na nila. Dekada yan, sir, pinag-aaralan nila. Tama. Alam na nila. Yes. Dekada. Hindi pa man nangyayari. Alam na po. Alam na nila. Alam, aware din po ang government dyan. Kasi po kailangan talaga magkaroon na another road kasi kung lumalaki ang population ng mga lugar, kailangan din po makipag-cooperate ang government. Okay. Pero walang mali sa kanila, ha? Alam niyo kung saan ang mali? Ang mali sa atin. Bakit? Kasi wala tayo dun eh. Ngayon mag-aalburuto tayo. Eh, bakit ganyan kayo dyan? Ba't ganyan ginagawa dyan? Huwag na dun. Wala nang epekto yan eh. Ang gawin natin, galingan natin para makapasok tayo sa usapin na yun. Hindi yung, eh, kayo-kayo na lang dyan, bahala kayo. Hindi eh. Wala nang kwenta yun eh. Walang kwentang mindset yun eh. Ang gawin natin, napakalinaw ng paraan kung paano tayo makakapasok dun. Trabahuin natin. Tignan nyo nga istorya ni Sir Villar. Nagsimula daw sa pagbebenta ng hipon. Kung totoo man o hindi, pero tignan nyo, nagsimula pa rin sa napakasimpleng bagay. Hipon. Lahat naman siguro tayo kaya magbenta ng hipon. Ang diferensya lang, ginamit niya kung saan siya nagsimula papunta sa malalaking bagay ngayon. Kaya kung ano ginagawa mo ngayon, yan din yung hipon ng buhay mo sa hipon ng buhay ni Sir Manny Villar. Kaya walang sisiyan, ay mayayaman na yan mga yan. Okay na yan, wala na tayong magagawa dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, alam ko kahit saan tayo magsimula, gano'ng kaliit siya, kahit magbenta ka ng patay na ipis, yan ang paraan mo para makapasok sa level 3. At pag nakapasok sa level 3, magkakasama tayo, malaki mababago natin sa Pilipinas. Wala na sisiyan-sisiyan dito, tayo na lang mali kung maninisi tayo. Wala na yan, wala tayong magagawa sa sisiyan. Trabaho malupit tayo, galingan mo, gagalingan ko, kita-kita tayo sa level 3. Dahil pag nandoon na tayo, bigla silang mayayanig. Ganun talaga. Sama po kami dyan, sir. Talagang pagsasamahan natin yan. Level 3. Talagang pagsasamahan natin yan. Hindi pwede mag-isa doon. Lalamunin ka doon pag mag-isa ka doon. Sama-sama tayo doon. Malinaw mga kasosyo, yes. Wala tayong sinisisi dito. Dapat inspirasyon natin lahat yung mga yun. Dalawang energy lang naman yan eh. Magalit ka sa mga yun na, eh, bahala kayo dyan, kayo na lang dyan. Kayo mayayaman, dinaya yung gobyerno, ganyan-ganyan. Bahala kayo doon. Eh sa akin, inspirasyon ko na lang yun. Ang galing nila na porsi nila na tataas ang lupa sa daang hari. Ang galing nila. Kaya ko rin yun. Maging mabalitaan ko rin ganyan, ganito mangyayari. Kaya ko rin yun. Pagtatrabahuan ko yan. Bahala na lang kayo kung sa kayo. Kung maingit kayo, magagalit sa kanila, o mag-iinspirasyon nyo sila. At mag-participate tayo sa future. Sali tayo. Wala naman nagsabi na, bawal dito yung mga mahihirap, bawal dito yung mga tamang yaman lang, bawal. Wala pong ganun. Papasok ka doon kasi karapat dapat ka. May sinabi ka, pagpasok mo ka doon, ano siya sasabihin mo? Parang hindi gagana yan. Parang walang mangyari dyan. Red doors na lang tayo. Tara, game off, ano na lang tayo? Nood na lang tayo Netflix? Wala ka talagang bat sa level 3. Hindi ka talaga, wala ka, kahit nakapasok ka, palalabasin ka rin kasi wala kang ambag. Wala kang kwenta eh. Ba't wala kang kwenta? Wala kang training eh. Hindi ka nag-start from level 1. Hindi ka nag-level 2. Hindi ka nag-aral. Yes, Kasasyumbe. Share ko lang din. Yung kwento rin ni Art Tugade, Art Tugade, galing din siya sa pinakamahirap na pamilya sa ang tawag niya nga sa mga depressed area challenge area. Hindi niya tinatawag na depressed area kasi nga mahirap. Challenge kasi challenge yun sa buhay niya. Nang dahil dun sa hirap ng buhay na dinadaanan niya, nagpursige siya. Actually, isa siyang sa beda ata. Basta scholar siya. Basta matalino siya. Nagsikap lang din siya sa buhay niya. Talagang umangat siya hanggang sa tumaas siya ng tumaas. Nakaka-inspire lang yung kanyang story. Talagang maaantig ka dahil parang ma-inspire ka na, ay, kaya
kaya din pala kahit nagmula ako sa pinakamahirap na pamilya, kaya mo rin palang tumaas ng talagang to the highest level na taas na talagang mayaman. Pero dapat nandun ka pa rin sa pinakamababang level o yung maging humility ka, maging humble ka kahit na anong taas na narating mo. So nakaka-inspire yung ganong story. Yun lang, na-share ko lang. Thank you to kasosyong May ha. O mga kasosyo, yan yung tungkol sa kasaysayan ng real estate, ganyan-ganyan. Kumore ako ano, dami na pag-usapan eh. No? At pinupunto ko lang. basta, ayoko pong maligaw kayo. Ayoko malito-lito kayo. Kaya sisikapin natin yan kahit na mahabang paliwanagan. Magets yun lang kung saan advice yun, kung bakit in-advise yun doon, at kung paano nyo yung gagamitin. At mangarap ng, huwag nyo nang tipirin, di ba? Pangarap nyo na nga lang, tinipid nyo pa. Oo. Ha? Pangarap nyo magbenta ng sapato sa barangay nyo, huwag mo nang tipirin. Pangarapin mo na makagawa ka ng buong mundo yung brand mo, gano? Di ba? Wala naman ng bawal o ano. O, ayos, kasosyo Axel, ayos na, no? Walang problema si kasosyo Axel. Inahanda lang natin siya sa, lakihan niya pa yung susunod. Tama, payo ni kasosyo Cheryl, o hinahinay lang. No, pero, yes, kasosyo Axel, ano masasabi mo? Napakarami ko pong talagang natutunan bagamat narinig ko na po yung una niyo pong mga discussion, pero parang pag binabalik-balikan parang bago ng bago, parang hindi yung kumbaga kahit narinig ko na parang may nadadagdag na idea o yung kaalaman na buhat, hindi lang po sa inyo, no, siyempre especially po sa inyo, ganun din po sa mga kasosyo. At nagpapasalamat nga po ako hindi nga po ako nagbibideo kasi ngayon gumagawa nga po ako ng show pow kasi ito po yung aking hindi ko po masabing business po itong show pow kasi may six po ako ditong trabaho. Sa awa ng Diyos po unti-unti naman po ako nakikilala po ako dito sa Milan na gumagawa ng show pow. Tumashare ko lang po ha, total nagkaroon na po ako ng pagkakataon. Sige, kasosyo Axel po, yes please. Ayun. Sa mga kababayan ko po, mga OFW, hindi lang po dito sa Italy kung may pagkakaustaon po kayo na mag-business. So katulad ko po, ako hindi po ako nahihiya na maglako sa train. Pagka nga nag-aalok po ako, tinitingnan po ako ng mga kapwa ko Pilipino na mula pa hanggang ulot. Tinitingnan po nila ako dahil nag-aalok po ako ng show po. Pero sa ngayon po, nakikilala na po ako bilang supplier po dito sa Milan. At isa pa po na hinihintay ko yung machine na parating po. Kasi ang focus ko po is maging supplier din po ako dito sa Milan. Pero delikado po eh. Underground po kasi ang ginagawa ko eh. Hindi po pwede na kumbaga para magbebenta ka ng harap-harapan. Underground po ang ginagawa ko dito na pagbebenta. Pero yun nga, sabi niyo nga po kanina, bakit hindi ako mag-business dito sa Italy? Ayun po. Yun po ang bala ko, kumbaga ginagapang ko po unti-unti kasi nagtanong po ako doon sa mas nakakaalam dito ng mga legalities tungkol po sa pag-starting ng negosyo. Sabi sa akin, huwag ka munang kukuha ng permit kasi hindi mo pa kaya kasi mayroon pong mga qualification tulad po ng dapat meron kang store, dapat meron kang ganitong puhunan. So wala pa po ako. Pero hindi po, yun, katulad nyo nga po, dapat nang sinasabi nyo, dapat hindi mo pa ako dun sa kung anong, iniisip mo kung anong wala ka, isip ka gumawa ka, tumalaw ka, kung anong meron ka. So yun po ang ginagawa ko po sa ngayon. So nagbi-business po ako, hindi ko nga po maturing na business po yung pag-showpaw ko dito eh. Bali, 2 years ko na pong ginagawa to dito eh. Ayun. At may mga reseller na po ako dito. Ayun. Ang problema nga lang po dito sa Italy, hindi gustuhin ko man po na lumaki, hindi pwede kaagad-agad. Inuunti-unti ko po yung paglaki ko dito sa pag-showpaw ko na to. Ayun lang po ang akin yan. So, pero may mga naging business na, may naging ano na po rin ako, pag buy and selling po ng bisikleta at sa kasamang palad na kulong ng bisikleta. Pero hindi ko po hindi po ako tumigil ng paghahanap ng pag ano ka pala, talagang may dugukat pa talagang negosyante kahit anong paraan, kahit may mga ganong pinagdaanan pa talagang nagawa ka ng paraan para maituloy yung gusto mong buhay. At syempre
sabi niyo nga, laging ipag-pay sa payload lahat ng bagay. Ayun po. Thank you daw kasosyong Axel, ha. Thank you very much. Maraming salamat po. Okay. Pasensya na po, hindi po ako makapag-video kanina kasi nga, nasa work po ako at nasa labas po ako. Okay.